Sa nakaraang Under-19 FIBA World Cup ay hindi nga naging maganda ang campaign ng mga bata natin. Isa nga lang natalo natin noon. At ito nga ay ang China. Bumagsak nga tayo sa pang number 14 sa standing sa 16 teams. At yes, malaking factor nga dyan ang pagkawala ni AJ Edu na na-injury sa unang laban pa lang nila kontra host team na Greece. Siguro nga kung hindi na-injured si AJ ay baka hindi naging ganyan ang resulta ng standing natin. Pero tapos na nga yun na dapat na tayo mag-focus para sa susunod na Under-19 World Cup. At pipili nga tayo ng mga set ng mga players na po pwedeng isabak sa Under-19 FIBA World Cup na gaganapin sa 2021. Tara at pag-usapan natin yan mga ka-hoops. Lahat ng mga pangalan ng mababanggit ay ibinasi ko sa kanilang performance sa mga iba't ibang liga na sinabakan nila at kung ano ang possible nilang may itutulong sa ating national youth team. Pumunta muna tayo sa ating mga guards. Una na nga dito ay si Fortsky Padrigao. Listed 6-footer noong 2019, di ko lang sure kung mas tumangkad pa ito ngayong 2020. 17 years old. Ilan nga sa mga skills na taglay ni Fortsky ay ang shooting at ball handling skills. Binansagan nga ito noong baby Steph Curry. Dahil nga sa malaki na 3-point range na binibitawan nito base nga sa kanyang mga game highlights. At isa nga rin sa taglay na katangian nito ay ang mahusay na paghawak ng bola. Nakasama nga ito noon ng ating pambato na si Kai Soto sa Ateneo Blue Eaglets. Pero hanggang ngayon nga ay nasa Ateneo pa rin ito. Pero ang dinevelop na ngayon nito ay ang kanyang passing ability. Malaking tulong si Fortsky upang makaproduce tayo ng mas maraming threats sa game. Dahil nga sa nakaraang Under-19 World Cup ay dito rin tayo mahina dahil nga hindi pumutok ang mga threats ni Dalt Panopio. Sunod ay si Jordi Gomez Delliano. Listed 6'5", nasa 15 o 16 years old ang edad nito, ang nakababatang kapatid nga ng Delliano Brothers ng UP Fighting Maroons na si Juan at Javi. Ilan nga sa mga skills na taglay ni Jordi ay ang shooting at passing skills. Medyo manipes ang pangangatawan ni Jordi pero di naman matutumbasan ang pagiging agresibo nito sa loob ng court. Number 1 nga na manonotice mo sa batang ito ay ang kanyang shooting ability dahil consistent nga ang mga bato nito sa tres every game. Pangalawa ay ang kanyang passing ability. Isang abilidad ng gwardiya na may mahusay na court vision na kahit sa ang sulok nga ay namomonitor nito kung saan nakapwesto ang mga teammate niya na may magandang pwesto para makagawa ng puntos. Gaya nga ni Fortsky ay malaking tulong ang outside shooting ni Jordi upang mas makagawa pa tayo ng mas maraming puntos mula sa tres. Sunod ay si Lowell Briones Jr. Listed 6'5 ang height, 17 years old, anak nga ito ng dating mahusay na basketball player na si Lowell Briones Sr. Ilan nga din sa abilidad nito tulad ng kay Jordi ay ang shooting at passing. Pinaparehas nga ang laro nito kay Super Marcio ng SMB dahil nga sa mahusay nitong outside shooting at agresibong mga drives nito para makakuha ng puntos inside the paint. Kasalukuyang naglalaro ito ngayon sa Sierra Vista sa Las Vegas. Kung tawagin nga siya doon ay Lowell Chan. Hindi ko lang alam kung bakit if in case na isesearch nyo ang pangalan niya. Sunod naman ang nilagay natin sa guard position ay si Aldous Torculas. Listed 6'4", 15 to 16 years old, ilan nga sa mga skills nito ay ang pagiging legit scorer. Mula nga sa forward position ay kakailanganin natin si Aldous sa guard position para pang sagupa sa mga matatangkad na gwardiya ng ibang bansa. Nagpapakita nga ang batang ito ng mahusay na athleticism. Gamit nga din ang mataas nitong talon ay nagagamit niya ito upang makakuha ng mga puntos. Sa ngayon nga ay naglalaro ito sa team ng UP Junior Maroons at sa palagay ko malaking tulong yon upang mas ma-develop pa ang iba pang skills nito pagdating ng panahon. Kaya naman mas mainam na masubukan ito sa Under-19 World Cup. Para naman sa ating forward position, una ay si Kobe Dimisana. Listed 6'5", 14 years old, taglay nga ni Kobe ang skills ng isang typical na small forward. Una mo ngang manonotice kay Kobe ay ang kanyang bilis. Sa height nga nitong 6'5", ay mabilis itong makarespons sa opensa at depensa, especially sa ilalim. Malakas din ang pangangatawan nito at kaya makipagsabayan sa ilalim. Isa nga si Kobe sa napili mula sa Junior NBA Philippines 2019 para maging parte ng Asia Pacific Selection na magre-representa sa ating rehiyon sa Junior NBA Global Championship. Sunod naman ay si Francis Lebron Lopez. Listed 6'4", 16 years old, isang legit scorer at may taglay na di matatawarang athleticism. Malaking tulong nga si Lebron Lopez para sa ating national team na Batang Gilas. Ang opensa at depensa na kayang maibigay na Lebron.
Sa taglay nga nitong athleticism ay kaya nitong makapuntos inside the paint at magdumina ng mas malalaking mga opponent sa kanya. Gamit pa rin ang taglay nitong athleticism ay mabilis nitong natatimingan ang mga shot attempts ng kanyang mga opponent upang mapigilan ang mga potential points. Sunod naman ay si Raven Cortez, listed 6'8", 17 years old. Isa nga si Raven sa sinasabing kapareho ng game style ni Kai Soto. Malaki ang maitutulong ni Raven para back-upan si Kai Soto sa ilalim, lalo na sa depensa, dahil isa nga itong legit shot blocker. Natatandaan nga na isa sa mga naging problema ng batang Gilas ang mga puntos ng kalaban inside the paint. Basag na basag nga ang depensa ng mga bata natin noon. Kaya naman, mainam na may Cortez tayo sa ilalim upang masuportahan ang ating sentro. Aktibo nga ito sa ilalim at kung kailangan ito sa opensa ay malaki din ang maitutulong nito. Bigyan mo nga lang ito ng isang drop pass. Ay alam na ni Raven kung paano mapupuntosan ang opponent. Marami nga nagsasabi na pinabilis na Kai Soto ng araw ang galawan nito. Sunod nga ay si Mason Amos, listed 6'5", 15 years old, isang forward na may taglay na shooting ability. Halos ang mga guard nga natin na napili ay may husay sa shooting ability. Dagdag nyo pa nga dito si Amos na may taglay ding shooting ability. Base nga sa mga nakalap nating info dito kay Amos ay pinapractice talaga niya ang shooting. Pero maliban nga sa shooting ay maaasahan din ito sa depensa, lalo na sa mga agresibong mga opponent na alam naman nating marami sa World Cup. Magiging sakit nga ng ulo si Amos sa mga ganong klaseng player dahil tulad nga ni Raven ay shot blocker din ito. Tamang-tama, kapalitan ni Raven. Pumunta naman tayo sa ating mga centers. Ang una ay si Ethan Kirkness, listed 6'10" ang height, 17 years old, ang batang Gilas prospect na ipinaparehas ang game style kay Northport Center, Gilas naturalized player Christian Stan Hardinger. Ang sa palagay kong advantage nga ni Ethan kay C. Stan ay yung shooting. Big man na may shooting, ito nga ang mga kakailanganin natin sa susunod na Under-19 FIBA World Cup. Hindi nga lang shooting, kundi lakas din ang katawan at kalabawan sa ilalim ang maaasahan natin dito kay Ethan. Dahil kung makikita nyo nga ang bodybuild nito ay parang mama na, di ba? Kaya isa nga itong si Ethan sa mga pangingilagan sa ating batang Gilas sa Under-19 World Cup. Ang susunod naman ay si Sage Tolentino, listed 7-footer, 16 years old. Filawayan nga ang lahi ni Sage at lumaki sa Amerika. Marahil marami na naman tayong mga kahoops ang magkukomento na walang passport yan at baka hindi umabot, ayaw irepresenta ang Pilipinas. Mga ganong klaseng komento. Ayon nga sa nasagap kong latest update dito kay Sage, sa pagkuha niya ng passport ay pinuproseso na raw ito. 1 week na daw ang nakakalipas base sa info na nasagap ko mga kahoops. At regarding nga sa ayaw i-representa ni Sage ang Pilipinas ay wala akong info na nasagap na ayaw niya. Siguro hindi naman sa ayaw, ayaw lang nilang magsabi ng tapos dahil under process pa ito. At ang pagkakaalam ko nga ay hindi naglabas ng pahayag si Sage o kung sino man member ng pamilya nila in public na sinabing ayaw, di ba? Ngayon nga ay 16 years old na si Sage at pwede pa namang asikasuhin ang passport nito basta wag lang lalampas ng 16 years old. Kaya hintayin muna natin kapag naging 17 years old na ito at hindi nakuha na ng passport ay doon na tayo maglabas ng ating mga kanya-kanyang komento. Pero ito nga, kung makakasama ito sa batang Gilas ay mas kakatakutan ng Pilipinas dahil dalawang 7-footer na mahusay at may skills ang hawak natin. Nakaraan nga sa kakatapos lang na season ng sinalihan na high school basketball league ng team nito na Merinol ay tinanghal si Sage bilang MOP o Most Outstanding Player. Ang maganda nga dito kay Sage ay tuloy-tuloy ang improvement nito mula sa unang natalakay natin bilang batang Gilas prospect. So, hopefully ay maayos ng SBB ang passport ni Sage at maging eligible na sa ating national team. At ang huling player natin ay ang ating pambato na si Kai Soto. 7'2", 17 years old, ito nga ang itinuturing na rest back ni Kai matapos ang medyo di magandang kampanya nila nakaraan. Pero sa pagkakataon nga ito ay may mga bagong assemble na batch na makakatulong si Kai Soto dahil nga hindi na makakasama si AJ at Dalp. At sa pagkakataon ding ito ay mas malakas na Kai Soto na ang kakaharapin ng mga teams na kakalabanin natin. Dahil alam naman natin kung gaano nakalayo ang improvement ni Kai mula sa mga training at lalo na sa mga laro na sinabakan niya sa Amerika. Nga pala, nag-post si Kai sa kanyang official IG account at mukhang nasa Pilipinas ito ngayon. Kung mapapansin nyo ay marami tayong mga shooter na nilagay sa ating possible lineup na mabubuo ng batang Gilas para sa Under-19 World Cup. Dahil nga, isa ang shooting sa naging problema natin nakaraan. Uulitin ko lang yung sinabi ko bago magumpisa ang ating video na binase ko lang ito sa kanilang mga performance sa actual game. Kaya kung sino talaga ang mapipili para sa Under-19 World Cup ay nakasalalay yan sa pamunuan ng SBP.
Sana ay mapili nga ang mga nabanggit ko dahil lahat na nga yan ay dapat may puwang sa lineup ng ating national youth team para sa FIBA. Kayo mga ka-hoops, sino-sino ang mga lineup nyo para sa susunod na Under-19 FIBA World Cup? I-commento nyo lang yung opinion sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless inyong lahat.